Madrona ka, Armina. Kung kaya mo magpaanak, kaya mo rin ilaglag ang batang to. Hindi ko alam, Selma, kung tama itong ginagawa natin. Walang kasalanan ng bata. Ang dapat managot dito ay yung gumahasa sa'yo. Magbabayad siya. Gagamitin ko ang lahat ng nalalaman ko para mabulok at uuri ng buhay ang katawan niya. Pero Armina, tulungan mo ako. Alisin mo ang batang to sa akin. Pagsisihan mo to, Selma. Walang kasalanan ng anak mo. Hindi ko anak ang batang to. Armina, tulungan mo ako. Alisin mo ang batang to. Hindi ko anak ang batang to. Ha? Oh, sige, tulungan mo ako. Umiri ka! Sige! Sige pa! Kunting tiis, takasan mo! Sige! Yan! Selma, wala na ang bata. Selma! Uy, kain na kayo pareha. Meron pa doon. Uy, kuha po kayo. Puto pa po. Ayan. Kahit tayo-tayo lang po. Pasensya na po kayo ah. Pansit at puto lang po yung nahihanda namin sa binyag ni JR. Di bali, Ami. Napakasarap naman tong pansit mo eh. Ang swerte ng asawa mo kasi masarap kang magluto. Naku. Sarap? Aling Bobet, maswerte ho talaga ako dito ba? Eh kahit nga ho, itakwil ako ng pamilya ko eh. Talaga namang pinagbuti ako ang pagmamahal dito sa babae ko. Talaga naman. Uy, si Aling Trining. Hi! Hello! Aling Trining, upo kayo. Magandang araw po. Magandang araw. Salamat po sa pagdating. Ayan. Ay, ito na. Basta si Ami nagluto. Masarap yan. Salamat po. Oo. Oh. Kain po kayo, Aling Trining. Ayan na ho yung bayad namin sa buwan na to. Ay, naku. Huwag mo nang alalahanin yun. Eh, nakabayad na naman kayo ng isang buwan. Eh, di, susunod na lang yung deposit. Ay, salamat. Diba? Maiba pala ako. Nabalitaan nyo ba yung nangyari nung isang linggo? Natagpo ang patay si Romel. Ha? Wak-wak ang leeg. At ang sabi ng Nardo, tiyanak daw ang pumatay sa kanya. Kitang-kita niya. Diyos ko naman, Babet. Huwag mo naman takutin si Naami. Eh, halos isang linggo pa lang lumipat ang mga yan dito sa Cebu. Gusto mo na silang paalisin? Alam mong hirap sa'yo. Masyado ka nagpapaniwala sa mga lasinggerong yun na puro walang kwenta ang pinagsasabi. Aling Babet, baka naman mo mababangis na hayop lang yun. Tama! O kaya naman eh, napagkatuwaan ng mga siraulo. Alam nyo naman ho ang panahon ngayon eh. Oo. Sa amin ka maniwala. Kain lang po kayo. Ay, kayo. Ay, ingit ako. Lumipad po kami noon sa Cebu na ako ay 6 years old. Tapos po, doon po kami nanirahan. Yung may-ari po ng bahay, hindi ko na po patanda ang pangalan. Pero yung bata po na anak niya, alam po yung pangalan. Nung nanganak po ang mama ko, wala pa po siyang isang buwan, naglalako na po siya ng kakanin, nagtitinda na po siya, umaga at gabi. Yush, ano ba yung ginagawa mo? Wala namang mawawala. Paano kung totoo yung tiyanak? Mabuti nag-iingat tayo. Alam mo, ikaw, nagpapaniwala ka sa tiyanak-tiyanak eh. Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Lanto, ano ka ba? Andiyan lang si Casey. Andiyan lang si Casey sa kwarto, baka magising. Naku, tigilan mo kasi yung pagkakabit mo ng bawang. Nag-aamay bawang ka na eh. Oh. Hmm?
Kung magtigil alam mo, ang mas importante, haluan natin ang pagmamahal yung mga ginagawa nating kakanino, di ba? Hmm. Naku, magtigil ka nga. Bakit ba? Dalawa na yung anak natin, Lando. Ang hirap ng buhay. Oh, edi gagalingan ko sa pagka-construction ko. Oh. So, tapos tutulungan kita sa paggawa ng mga puto at saka sumab. Isa pa eh, yung mga anak natin, puro na lang made in Bataan. Ba't hindi na lang tayo gumawa ng made in Cebu naman? O, di ba? Ang tingin mo? Ang kulit mo. Oo. Bakit? Wala naman. Ha? Para kasi may nakatingin sa atin kanina eh. Nakatingin na saan? Paano mo na? Ito talaga. Ano naman yung pumapasok sa isipan? Kaya na. Kaya. Ayan. Oh. Oh, kami. Alis na ako. Baka mahuli pa ako sa trabaho sa construction. Mapagalitan pa ako. Unang araw ko pa naman. O sige. Ako man ay aalis na rin para magtinda pagkagising ni Casey. Butonis mo ito. Eh. Butonis mo nga ito. Hmm. Nakakagulat naman po kayo. May tutulong ba kami sa inyo? Ah, pasensya na. Nabalitaan ko kasi sa bayan na nagtitinda kayo ng kakanin. Bibilisan na ako ng suman. Ah, oh, sige po. Oo, oh, tamang-tama. Mayroong bagong luto, oh. Kuha lang ako. Dali. Ilan po yung kailangan niyo? Ah, mga lima lang. Napakagwapong bata naman. Ang ganda ng mga labi. Ang pupula. Salamat. Maaari kayong makarga? Nako. Pasensya na po. Hindi pa po kasi sanay sa ibang tao si JR. At kilala po ba namin kayo? Nagpunta po ba kayo dito nung binyag? Ah, hindi. Ako nga pala si Selma. Kalilipat ko lang rin dito. Diyan sa may bayan. Madali lang talaga akong matuwa sa mga bata eh. Lalo na sa mga sanggol. Bira kasi yung mga bata dito sa lugar na to eh. Ay, oh, sige. Ako'y alis na. Sige. Baka mapagalitan pa ako. Sige. Oh, siya, mag-ingat ka. Yung bayad. Ay. Salamat. Mauna na rin ako.